Hello mga mathusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andita na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema ninyo sa math. And for today's video, ito ay continuation pa rin ng ating arithmetic sequence pero ang ituturo ko na ay tungkol sa arithmetic means. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na munang mga anak ko na napindot nyo na dyan ang like button. Sige na, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. Subscribe na! At ang ating notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, let's discuss arithmetic means. Ano ba siya? Paano ba natin siya i-describe? Oh, let's see this one. The terms between any. So, ito daw yung term na nasa gitna. Any two non-consecutive terms na nasa gitna ng dalawang terms na hindi magkasunod. Okay, tinatawag natin siyang arithmetic means. So, kung meron ako ditong 2, 4, 6, and then we have two terms na hindi magkasunod, eto, saka ito, ang 4, yan yung tinatawag nating arithmetic mean. O AM na lang ilalagay ko ha. A for arithmetic and N for mean. So, yan ngayon yung ating arithmetic mean. Nasa gitna siya. So, paano ba natin isosolve tong mga to? O, let's have this one. Insert a 4 arithmetic means between negative 2 and 13. So, maglalagay daw tayo ng 4 na arithmetic means sa gitna ng negative 2 at 13. So, ilang term tayo magkakaroon? Kung meron kang 4 sa gitna at meron ka ng 2 dito, magkakaroon ka ng 6 na terms. Okay? So, if I have your a sub 1, magdadagdag ako, yun yung negative 2, magdadagdag ako ng ilan? Ng 4. So, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. So, meron kang 4 na idadagdag, tapos yung last term mo, yung a sub 6, kasi 6 na terms magkakaroon ka, you have 13. Now, paano natin isosolve yan? Let's apply yung formula natin for arithmetic sequence. Natatandaan yung formula, we have a sub n is equal to a sub 1, okay, plus n minus 1, and then you have d. Okay, so ano yung a sub n natin? Diba alam natin na ang a sub n natin, yun yung last term natin. Okay, so ang a sub n natin dito, which is a sub 6, is 13. Ang a sub 1 natin ay negative 2. Ilan ang number of terms natin? Ilan? 6. So ang n natin, 6. Okay, so nawawalan tayo ng d. Yung common difference. Kasi wala naman tayong isa-subtract dito dahil hindi sila consecutive. So, eto muna yung hahanapin natin para ma-identify natin yung mga arithmetic means. Okay? So, ang a sub n natin ay 13, yung last term. Equals to our a sub 1, which is negative 2. Plus, ano yung n natin? Ang n natin ay 6. Okay, minus 1, and then yung common difference. So, let's try. This is 13, and then negative 2 plus, what is 6 minus 1? You have 5. 5 times d. Okay, so para masolve natin yung d, ilipat natin yung negative 2. So, 13 plus, positive na ha, kasi lilipat na siya, 2 equals to 5d. Okay, what is now 13 plus 2? 13 plus 2 is 15. Equals 5D. Now, to solve for D, divide lang siya both side by 5. Okay? So, your D is equal to, sorry, ay magsulat. So, your D is equal to 3. Ito na ngayon yung common difference natin. So, ibig sabihin, ito yung ia-add natin dito sa first term hanggang dito sa 15 term para makuha natin yung mga arithmetic means. So, let's see. So, we have negative 2 plus 3. Anong sagot natin dyan? That's positive 1. So, we have here 1.
Okay, and then 1 plus 3. So we have 4. So this one is 4. And then 4 plus 3, we have 7. So this one is 7. And then 7 plus 3 is 10. Okay, that is 10. And then 10 plus 3, that is 13, which is our last term. Ibig sabihin, tama yung nasolve natin. So, ano-ano yung mga arithmetic means between negative 2 and 13? We have 1, 4, 7, and 10. Okay? Now, let's have number 2. Insert a 5 arithmetic means. So, 5 ha, ang i-insert natin. So, dahil mag-i-insert tayo ng 5 at meron na tayong 2, ilan yung total na, ano natin, na term? So, magkakaroon tayo ng 7. So, we have your a sub 1, which is 14. And then, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, and a sub 7. Wherein, our a sub 7 is 92. Tapos, etong 5 yung hahanapin natin. Okay, so let's have our formula. We have a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1d. So, yung a sub n natin, which is our last term, is a sub 7, which is 92. And then, our a sub 1 is 14. And then, dahil ang last term natin ay a sub 7, ibig sabihin, ang n natin ay 7. At hindi pa rin natin alam yung common difference kasi yun yung isosolve natin. So, our a sub n is 92 equals to 14 plus n minus 1. So, 7 minus 1 and then you have d here. Okay, so 92 is equal to 14 plus 7 minus 1 is 6 times d is 6d. Okay, para matira lang si 6d, ilipat si 14, 92 minus 14 is equal to 6D. So, pag pinag-minus natin yan, we have 78. Okay, 78 and then equals siya kay 6D. Dividing it by 6 para makuha natin si D na lang. So, D is equal to 13. Ha? 78 divided by 6 is 13. So, si 13 yung i-add natin. Okay, let's try. 14 plus 13, you have 27. Okay, 27 plus 13, you have 40. And then 40 plus 13, you have... Nag-re-read. Okay, 40 plus 13, come on. Okay, sorry, nag-blackout siya. So, we have 53. So, we have 27, 40, 53. And then, 53 plus 13, you have 66. Okay. And then, 66 plus 13, you have 979. Okay. And 79 plus 13 is 9, 10, 11, 12, carry 192. So, tama tayo. So, the arithmetic means are 27, 40, 53, 66, and 79. Okay, that's it for number 2. Let's have number 3. Okay, enter ko lang ha, sa baba. Okay, insert 3 arithmetic means. So, ito tatlo lang. Medyo hindi nakakapagod. Okay, so let's have this one. Okay, so we have, dahil tatlo lang yung idadagdag natin, magkakaroon tayo ng 5. So we have a sub 1 is equal to negative 20. So a sub 1 is equal to, mali. So a sub 1, which is negative 20. So a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. 5 ha, kasi tatlo plus may dalawa ka na, so 5 terms lahat. So this is 8. Okay, so blank ito hahanapin natin. Wherein our formula is a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. Wherein our a sub n or a sub 5 is 8 kasi siya yung last term natin. And then a sub 1 is negative 20 and our n is 5 kasi 5 terms lahat. So, nawawala pa rin si D, kaya isolve natin.
Ang A sub N natin ay 8 equals to negative 20 plus 5 minus 1 D. Okay, so 8 is equal to negative 20 plus 5 minus 1 is 4 D. Lipat si negative 20, kaya magiging 20 plus 8 is equal to 4 D. O, 20 plus 8, you have 28 equals to 4 D. Divide by 4, divide by 4. So, dito ko na lang ilalagay. D is equal to 7. So, yan yung i-add natin, ha? So, we have negative 20 plus 7, that is negative 13. Okay, and then negative 13 plus 7, that is, how many? Negative 6. Okay, so negative 6 plus 7, ilan yan? 1. And last one, 1 plus 7, that is equal to 8. So, correct tayo, 8. So, ibig sabihin, ang ating mga arithmetic means ay negative 13, negative 6, and 1. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang video na ito at may natutunan kayo, please i-comment yan sa ating comment section, ha? Kagaya ng lagi kong sinasabi, mga anak ko, please lang mag-iwan kayo ng comment, ha? Dahil yun yung makakatulong sa video na ito para ma-up at makita rin naman ng iba. Kaya huwag kayong selfish, i-share nyo at mag-comment kayo. Simpleng thank you or smiley ay okay na sa akin, ha? At kung may mga tanong kayo at gusto nyo akong makausap, i-follow nyo ang ating Facebook page, Love Math TV. So, dito nyo ako makakausap, ha? At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!